Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ika-146 na yugto ng ating serye sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo bumalik sa Cementerio del Norte upang maganap ng mga kilalang individual at mga dating sikat na artista o politiko na nakalibing sa bahaging ito ng Maynila. Halika at sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng unang hari ng balagtasan at ang unang Filipino na mag-aaral at nakatapos sa Harvard University sa Amerika. Sa ibabang bahagi ng sementeryo, matatagpuan ang mausoleo na huling hantungan ni Corazon de Jesus o mas kilala bilang Joseng Batute. Si Jose Cecilio Pangilinan de Jesus ay isinilang noong Nobyembre 1894 sa Santa Cruz, lungsod ng Maynila. Siya ay isang makata, tagasulat ng awitin at aktor sa pelikula. Si Joseng Batute ay makikilala bilang unang hari ng balagtasan matapos siyang magwagi sa maraming patimpalak sa balagtasan hanggang sa kanyang maagang pagpano noong 1932. Si Joseng Batute ay lumabas sa dalawang pelikula noong unang bahagi ng 1930s. Ito ay 1930 Oriental Blood kasama sina Atang De La Rama at Annie Harris. At ang 1932 sa Pinto ng Langit kasama sina Juanita Angeles at Alma Bella. Si Joseng Batute ay gumawa rin ng maraming mga tula na makikita sa mga aklat ng makabagong panahon. Ilan sa mga ito ay 1911 ang Manukong Bulik, 1924 ang Pagbabalik, 1925 ang Pamana, 1929 Bayan Ko, ito ay sinapla kabilang awitin sa tulong ng kompositor na si Constancio de Guzman at pinasikat nina Freddy Aguilar at inawit rin nina Lea Salonga at Rachel Ango. Ang Bayan Ko. Pag-ibig sa kanyang pangalan, mag-alay na, ganda at dila. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nalina. Ang kanyang huling tulang sinulat bago ang kanyang pagpano ay ang 1932, Isang Punong Kahoy. Noong Mayo 1932, si Joseng Batute ay pumanaw dahil sa komplikasyon dulot ng ulcer. Siya ay 37 taong gulang lamang. Sa bandang hilaga ng sementeryo malapit sa rotonda ng mga Rojas, matatagpuan ang tila ba nakalimutan at niluma na ng panahon na huling hantungan ng dating enhinyero ng lungsod ng Maynila at ang kauna-unang Pilipino na nag-aral at nakatapos sa Harvard University sa Amerika na si Jose Petronio Katigbak. Si Jose Petronio Katigbak ay sinilang noong Oktubre 1879 sa bayan ng Lipa sa Batangas. Si Katigbak ay nag-aral at nagtapos ng Bachelor of Arts sa UST noong 1896. Makalipas ang pagtatapos sa UST, si Katigbak ay nagpatuloy sa pag-aaral sa Britanya ng Engineering sa King's College of the University of London, kung saan siya ay nakatapos at nagkamit ng Associate Degree in Civil Engineering noong Hunyo 1903. Sa huling bahagi ng 1903, si Katigbak ay nagpatala at natanggap bilang mag-aaral sa Harvard University Civil Engineering Program, kung saan siya ay nagtapos at nagkamit ng Bachelor Degree in Civil Engineering sa nasabing pamantasa sa Amerika. Noong 1905, si Katigbak ay nagbalik sa Pilipinas at naglingkod sa Bureau of Public Works.
Si Katigbak ay isa sa mga inhenyero na kabilang sa pagpapatupad ng Baguio City Master Plan na iginuhit ng tanyag na Amerikanong arkitekto na si Daniel Hudson Burnham. Noong 1906, si Katigbak ay lumipat sa Department of Engineering and Public Works sa lungsod ng Maynila, kung saan siya ay naging dahilan sa pagpapaganda ng Maynila bilang isang makabagong lungsod. Ilan dito ay pagpapagawa ng maraming kalsada, imbornal, pasyalan at marami pang iba. As headquarters for American commercial interests in the Orient, Manila has been transformed from a sleepy Spanish town into a modern city. Manila is really three cities in one. Old Tondo, home of the Philippine masses, modern Manila, born of American development, and Intramuros, walled city of the Spaniards. Traffic in all parts of Tondo is heavy and difficult to control, with swiftly moving autos abreast caramatas, the two-wheeled native conveyances drawn by active Philippine ponies. The oldest and still the main business street of Manila is the famed Escolta, a congested narrow thoroughfare 5 blocks long, which parallels the river between Plaza Moraga and Plaza Goiti. On it face most of the fine shops and department stores of the city. Another important thoroughfare is Rizal Avenue, named in memory of the great hero martyr, Dr. Jose Rizal. Pasig River is spanned by 4 bridges. Jones Bridge, surmounted by Filipino figures, is the newest. The graceful arch stands on the site of the old bridge of Spain. The spacious and dignified post office overlooks the river. The Burgos Drive, a magnificent wide boulevard, follows part of the sunken gardens of the old walled city moat. Near its middle stands the superb legislative building. Contrasting greatly with the narrow, irregular dirt streets of Spain's Manila are the wide, well-paved avenues and boulevards of the American city. Great shade trees overarch many of the avenues, and palms or colorful flowering trees line other arteries. Dewey Boulevard, the pride of Manila, is built upon reclaimed land along the shores of the bay. Noong Mayo 1916, habang nagbabakasyon sa kanyang bayan sa Lipa, si Katigbak ay tinamaan ng sakit na typhoid fever. Siya ay pumanaw makalipas ang ilang araw noong 16 ng Mayo 1916 sa edad na 35. Sa mga susunod na ito, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte dito sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga videos sa pagdalaw natin sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Paranaque. Salamat po sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.